Masayang araw po. Silipin natin, pasyalan natin ang mga alaga ngayong tanghali ng Martes. Ngayon po ay 11:45 ng tanghali. Medyo kumulimlim po, kaya lumabas muna ako. Tignan natin ang kanilang mga pwesto. Ayan po. Marami pa rin nakaipon sa ilalim ng building. Sumisilong po sila sa init. Isang grupo po sila rito. Ilang inahin ito. Mga 12 po itong nandito sa ilalim ng building. Ayan po ang kanilang mga biik. Po sila sa silong ng building number 3. Ito po sa kabila, isa lang yung nagpwesto. May ilang piraso po dito sa harapan. Mamaya ipakita ko rin po sa inyo yung ating junior bore, na pero hindi pa junior bore talaga yon, hindi pa ho natin nagagamit, pero siya po ang magiging kasunod na bore na gagamitin natin. Update po sa ginagawa nating paliguan ng ating mga alaga dito sa loob ng pangalawang semi-confined area. So ito po ang magiging paliguan nila. Ganyan lang po kababaw yan. Mga 4 inches lang po ang lalim. Ito po ay mga 10 by 16 po ang sukat nito. Nandito siya sa ilalim ng lilim ng mga halaman para po makapagbabad sila ng husto. Tapos yung harapan niyang yun, huhukayan ko po ng kaunti yun para yung tubig na aalisin dito, doon po ang punta. So yung mga gusto magputik, doon po sila. Yung mga gusto sa lilim, dito naman po. So, para maging komportable ang ating mga alaga dito sa loob ng semi-confined area. Hindi po namin nagawa ito doon sa unang pinagkulungan. Hindi ko po naisip na lagyan ng ganyan noon. Pero ang ginagawa na lang po namin doon, binabasa namin yung lupa na may hukay. Sila na po ang kusang maghuhukay pa para lumalim yon. At doon po sila nililigo. So update ko po kayo pag natapos na ito. At kaya malamang po sa isang linggo, makapaglipat na kami dito ng mga inahin kasama ang kanilang mga biik. Wala na po tayong natitirang mga baboy na nakatotal gala nun. Ito po ang ilalim ng puno ng baliti kung saan masilong. Unti-unti pa po namin iipunin ang mga baon ng bukong ito at gagawin nating panggatong. Yun po ang kanilang nakagawa ng silungan na may bubungpong lona. Dalawa po yan.
tinatambakan ko pa po yung loob, ikakalat na lang namin ng kaunti pa yung tambak doon para po mataas siya at siguradong tuyo sila kahit na maulan ang panahon. Nandito na po sa may likod ang ilan nating mga inahin, naninimot-nimot ng kung ano pang makukuha. Yan po, tuyo na uli itong nagkatubig nung ulan ng Biyernes Santo, Sabado Linggo, basang-basa po siya, pero malambot pa po yan. Hindi ko po papasukin. Tapos dito po ang kasunod nating aayusin na lugar. Yan, may tambak na ang ilalim ng building. Kukulungin na lang po namin ng mesh wire. Ito po ang magiging third breeding area. At yung fourth breeding area natin, dun sa likuran, doon, itataboy lang po yung mga dumalaga. Yung mga dumalaga pong nandun ngayon, ang gagamitin natin sa breeding area. So una pong malalagyan yung kaysa dito sa unahan na to, yung mga kasunod na dumalaga, isip ko po mga 30 na ulo, dito po ang magiging lagay. Yan. Pero hindi po kasama yung hukay na yon. Dito lang po. Yan po, meron tayong mga 5 days old na biik. Yun po silang magkakasama. Mga 5 days to 1 week old po yan. Usually, ganun ho ang mga inahin natin. Mga 5 days sa kanilang nest bago sila mag-umpisang maglakad. Yan. Akay-akay niya na po yung kanyang mga kulig. Nagpunta rin po dun sa building 3 kung saan kanina marami tayong mga nakahigang inahin. Ito po. May iba pang inahin dito. Mas malaki na ang kanyang ang mga anak. Matapang po siya. Naririnig niyo yung clicking sound kanina. Yun po ang warning. Ito po, isa sa mga boar natin. Halos kasi senior lang nito. Almost 1.5 years old na po ito. Ito po. So, ito pong silong na nakikita nyong ito, siyang magiging silungan ng breeding pen na gagawin dito sa may unahan na ito. So hanggang dito lang po siya. Pupunta po siya sa dulo ng bakod na yon para sarhan namin. So roughly po mga 2,000 to 2,500 square meters siguro yung masasakop ng breeding pen na ito. Kaya isip ko po ang mga 30 inahin kasya na dito, baka po yung dalawang Quezon Black na parating nating barako ang siyang gagamitin naman natin dito. Magme-maintain po tayo ng kaunting flock na almost pure native, tapos karamihan po ng flock natin magiging upgraded na para po hindi na tayo kinakapos sa supply ng mga lechunin. Ito po yung sinasabi kong magiging area ng mga dumalaga. Dito po sila sa may dulo na ng farm. Yan po, hahatiin pa po namin sa dalawang bahagi ito. Pangatlo po yung pinaglalagyan nila ngayon. So pag may bago pa po, pwedeng doon muna magpalaki para madaling makita. Tapos magtataboy papunta rito. Yan.
So yung 25 pong yun ang magiging area nila, yung may halaman na yan. Tapos po itong anong yan dito sa may lugar na to, tapos yung second division po dito naman papunta rito sa kakalasin po namin itong bakod ng mga posting ito. At yung tawid po doon, nandun na po yung ating mga dumalagan. So, pangatlong pwesto po yung sa mga dumalaga. Ito po ang magiging pangalawa. Yung pong yan, yung may aratilis pong yon, yun ang pwesto ng ating mga dumalaga. So, ito pong nakakulong na to, na dati namin pinaghuhulihan din ng mga pag nagtataboy kami dito sa may likod, bubuksan po natin yan, aalisin na natin yung sirang wire. Tapos mapapasama po ito hanggang doon sa punong yon. Ito na po ang kanilang magiging area. So makakaroon po tayo ng tatlong set dito sa likod. Yan po, may mamapig dito, tulog, sama yung kanyang mga kulig. Yeah. Hindi ko na po i-istorboin. So ito pa rin po ang likod ng farm. Dito natin ilalagay yung dalawang breeding pen pa. Doon po ang katapusan ng pangalawang breeding pen. Ito pong ginibang building na ito. 12 butas po yung gigibain namin dito. Magkakaroon po tayo ng 3 winning growing pen. So yung pong mga anak ng mga inahin dito sa likod, dito po natin palalakihin. Pagkatapos malamang po itong area sa likod na ito naman ang kanilang magiging growing area. Hindi ko pa lang po naayos kung talagang ito ang gagawin namin growing area nila. Ang problema ko po dito paghahakot pag ready na for market na sila. Ang isa ko pang naiisip pong gawin dito, ito pong likod na to, ang pakakawalan ko ang mga dumalaga. Maluwag po siya. Pero dito po, definite na po ito, magiging winning growing area. 3 butas po ito para sa mga biik na dito sa likod ang produce. Para po magkakahiwalay na ang ating mga winning growing area. Sa mga nagtatanong po na gustong bumili ng biik, hindi pa nga po ako makapagbigay ngayon. Next year po, pag naiayos na natin ang farm, isip ko mid to late next year po, pwede na ako magbigay kahit na parehong dito galing ang male at female line. Kasi po, magkakaiba na ang line ng ating mga breeder. Hindi po kamukha ngayon, nasa gala po silang lahat. Hindi po natin ma-determine kung ang maibibigay sa inyo ay unrelated. Pinakamaganda na pong mag-alaga ng unrelated ang inyong male at female line. Kahit na yung mga female po ninyo, partially related, okay lang po yun. As long as na yung inyong magiging boar line, hindi ho kamag-anak ng inyong female line. Para ho makaiwas tayo sa inbreeding, mas mapaganda nyo ang inyong pag-aalaga. At saka ho, by next year, meron na tayong mga hybrid din na maipoproduce, I mean upgraded hybrid. Kasi po, meron tayong kukunin na 2 pang barako na mestisong Berkshire Duroc. Meron na po tayong isang alaga ngayon dito na hindi lang nakakapangasta pa, na upgraded na po rin siya. 12.5% na lang po ang kanyang native line. Ito po si Berktib. Ito pong si Berktib ay estimate ko po walang 25% ang upgrade nito eh. Kasi bahagyang bahagya lang po ang ilinaki niya sa ating mga native. Kaya hindi po ako naniniwalang 50% na ito. Yun pong kukunin natin, mas mataas po ang ano niya,
four-way cross po siya. May native, may Hampshire, may Duroc, at meron pong large black ang kanyang dugo. So yun po, kaya next year, mas confident po ako na pag nagbigay ako ng pang-alaga sa inyo, pakikinabangan nyo po. Kaya po ngayon talagang tumatanggi muna ako sa mga pang-alaga. Hindi ko po magagarantihan na maganda ang magiging production nila. Dahil sa setup po natin ngayon, talagang yung panlitsyon po ni Ka-Farmer ang ating pinag-uukulan. Kaya po, ayan, gala sila. Ikulong ko man po ang mga ito. Magkakasama pa rin sila sa isang kulungan. Nakasama yung tatlong barako. Hindi po natin matitrace ng maigi ang parentage ng ating mga magiging alaga. Ang ating mga lechungin, mga namumulot ng pagkain, may mga namamahinga po rin doon sa may likod. At may nakasilong po dito sa may unahan din. Dito tayo uli kukuha ng 8 bukas para pangdala kay Ka-Farmer at 8 uli sa Biyernes. Po ang ating future na barako, si B-Boy. Ano po ito? 50% siya, large black. 25% po siya, Duroc. Tapos po yung natitira niyan 12.5. Ano po yung Kalinga at saka Hampshire. Hindi po Berkshire, Hampshire. Meat type po talaga ang pagkakadevelop nito. Ano to po to? Mga 4 months, 1 week. Pag nag 10 months na po siya, gagamitin na natin. Para po kayang-kaya niya na ang demand ng pagiging isang junior boar. Mag-isa pa lang po siya dito sa kanyang pen ngayon. Nandito kami sa malapit sa pinaglulutuan natin ng sapal. Dito po namin siya kinulong para madaling tignan. Pero isasama ko po siya in 2 weeks time dito sa mga lechunin, para po ma-socialize niya siya. Yung mga lechunin po natin, nandito lang, tawid ng bakod niya. Ayan po, ito yung ating malaking pasture area para sa mga lechunin bago manghuli ng pinipiling pang dala kay Ka-Farmer. So ito po, umpisa na namin siyang dinadiet para hindi masyadong lumaki. Pero maganda po ang confirmation niya. Ang ano nga lang po sa kanya, medyo malaki ang tenga. Pero yung pong mga native naman natin na pinipiling pang breeder na replacement gilts, puro po tayo ang tenga nun. So palagay ko po, lalabas pa rin na maliit ang tenga ng mga magiging anak nitong si B-Boy. So ito po ang ano, next year po by May siguro, meron ng mga anak ito na lechunin. Kasi po, ang hope ko sa baboy na ito, magpo-produce siya ng litter na in 3 to 4 months, aabuti na po yung 25 to 30 kilos. Whereas ngayon po,
5 to 6 months tayo para makakuha ng 25 to 30 kilos. So yan po ang ating bagong boar. Dalawang buwan na po siya dito sa amin. 2 months nung makuha namin ito. Pinapaamo ko po para hindi siya mahirap i-handle pag magpapalipat-lipat siya ng pen paglaki niya. Ayan po si B-Boy, ang ating isa sa mga future boars. Obserbahan niyo po ang kanyang paglaki at ang kanyang ating paggamit sa kanya. Dito ko na po tataposin ang ating video for today. Please like, share, and subscribe po.